Kaugnay pa rin ang balitang yan, makakapanayam natin sa telepono ang psychiatrist na si Dr. Babes Arsena. Magandang hapon po, Doc. Doc, naririnig niyo po ba ako? Hello? Doktora, magandang hapon. Si Maki Pulido po ito sa Balita Pilipinas. Hi, Maki. Magandang hapon sa'yo. Opo. Doc, ito po mong naibalita namin ngayong hapon, ano, yung ipinarada yung suspect, tapos pinahiya siya sa palengke. Eh, tama ho ba to? Eh, tatalab ba yung ganitong parusa? Is it justifiable? Alam mo kasi, no, bilang tao, meron tayong mga karapatan, Maki. Uh-huh. Meron siyang, may mga legal, tsaka may mga human rights. Ang isang, kaya sabihin natin, no, may nagawa siyang kasalanan, mm-hmm. eh, lahat na ng tao, di ba, may due process of the law. Kumbaga, sabihin natin, ang isang tao ay kailangan pwede niyang ilisan ang sarili niya sa kanyang ginagawa, pero hindi justifiable mm-hmm. na kesyo may ginawa siyang kasalanan, ipapahiya siya. Tama naman po yun. Pagka ganito po ba, anong yes. epekto to? Anong epekto ng ganito sa tao? Alam mo kasi parang public, ano yan eh, public shame yan, no? Uh-huh. And humiliation ang ginagawa sa kanya, discrimination. Uh-huh. Sabihin natin, syempre maapektuhan siya talaga. Ibang tao siguro magsasabi, eh, dapat na naman natin gawin yan, di ba? May ginawa siyang kasalanan. Pero uh-huh. hindi eh. Sabihin natin may pangangailangan siya, may mm-hmm. sakit siya, dapat na manatili pa rin na bigyan natin ng justisya yung ganito. Of course, masama ang naging epekto sa kanya, Maki. So, Doc, parang sinasabi niyo po, dapat yung ganito pong parusa ay hindi po dapat tularan. Oo, wala na tayo sa panahon nun, Maki, na, di ba, noong olden times na uh-huh. pinapahiya yung tao may kasalanan, mm-hmm. ngayon hindi na. Meron na tayong mga paraan, no, para parusahan na isang tao nagkasala. Okay, maraming salamat po sa inyo, Dr. Babes Arsena. Thank you.